Magandang araw na muli mga boss. Ang problema nito, pag pinipihit ni customer yung manibela, magaspang siya at meron siyang mahinang lagutok. Na dito sa labas, nang chine-check up ko ay hindi ko marinig. Pero pag papasok ka sa loob ng sasakyan niya, maririnig mo talaga yung lagutok. Pero dito sa labas, talagang hindi ko siya narinig. Kaya ang ginawa kong pag-check up dyan is yung pakiramdam na lang. Hinawakan ko yung pyesa kung saan yung parang magkakaroon siya ng vibration. Doon ako bumasi. Kasi pag nasa loob ka lang ng sasakyan, doon mo lang maririnig yung lagutok. Nirinig dito sa labas eh. Sa loob lang rinig eh. Hello. Yeah po. Ino. Oo nga no. Ngayon lang ako naka-encounter ng ganyan turga. Yun. Yeah. Yan. So, ulti na. Dito. Ganyan siya rin yung ginagawa mo ah. Narinig yung mga boss, ano? Malakas yung tunog niya sa loob pag pinipihit yung manibela. Pero dito sa labas, talagang hindi ko siya marinig eh. Inabot din ako ng kalahating oras bago ko na-trace yung tunog niya. Side na to, sir? Dito lang sa side na to? Sige! O, sige. Malaking bagay kasi ma-pinpoint ko talaga yung sira nito para hindi mapagastos yung customer ng malaki. At dahil huli na, kakalasing ko na itong gulong. Pag natanggal ko na itong gulong, uugain ko ngayon itong suspect ko or itong na-diagnose ko na pinanggagalingan ng ingay. Pag nag-positive na sa akin yan at sigurado na ako dyan ang pinanggagalingan, gagamit ako dyan ng box rest number 12. Kakalasing ko itong cover dito sa shock absorber niya. Meron niyang 5 volt na number 12 mga boss. Tatanggalin ko yan. Ayan yung cover dito sa shock absorber. At pag natanggal ko na yung 5 volt na nakalagay, ito na si customer. Tinanggal niya na yung cover. Tapos balik ako sa shock absorber. Tanggalin ko itong nut ng brake hose na nakabracket dito sa shock absorber. Tapos itong number 14 na nut dito naman yan sa stabilizer link. Ihiwalay ko itong stabilizer link dito sa shock absorber dahil tatanggalin ko nga itong shock absorber niya. Tapos dito sa duktungan ng shock absorber at steering knuckle meron niyang 2 volt na number 19. Dahil kontrahan niyan, gagamit ka ng box wrench sa combination wrench para matanggal mo itong nut dito sa bolt. Pag natanggal mo na yung 2 nut dito sa bolt ng shock absorber, paluin mo ng ball hammer mo palabas itong 2 volt na number 19 para madali mo siyang mahugot ng kamay mo. Tapos paluin mo ng ball hammer itong shock absorber para humiwalay siya dito sa steering knuckle. Tapos dito ka lang ngayon sa ibabaw ng makina. Sa shock mounting, meron yan 3 nut na tatanggalin mo. Gamit ka ng box wrench sa number 14. At pag naluwagan mo na yung 3 nut dito sa shock mounting, medyo masigip yung posisyon mo dyan para matanggal mo itong nut. Pero kayang-kaya nyo yan. Dahil pag maluwag na yung mga nut, madali nyo na lang yan matatanggal pag kinamay nyo. Basta yung huling nut na tatanggalin mo dito sa shock mounting, dapat nakaalalay na isang kamay mo dito sa shock absorber para hindi siya bumagsak. At dahil i-check ko itong shock mounting niya, gagamit ako dyan ng coil spring compressor. Kailangan kasi boss, mapaiksi mo itong coil spring niya. Para pag tinanggal mo itong shock mounting niya, hindi delikado para sa'yo kasi pwede kang maaksidente pag hindi mo nilagyan ng coil spring compressor yan. Baka pumitik sa mukha mo o sa katawan mo o sa kamay mo. Pag okay na, pwede mo nang tanggalin itong nut na number 19 dito sa shock mounting mo. At pag natanggal ko na itong shock mounting dito sa piston rod ng shock absorber, i-check ko yan, iikutin ko yan dito sa shock mounting niya. At ito nga, magaspang yung ikot niya. Pangalawa, pigil. Kaya possible yung ingay na narinig ni customer dito galing. May napansin ako dito sa upper spring seat niya. Meron siyang marka ng undercoating. Kaya tinanong ko yung customer kung nagpa-undercoat siya. At sumang-ayon naman siya, nagpa-undercoat daw siya. Kaya ang sabi ko, ayan yung pinanggalingan ng paggaspang ng pagpihit mo ng manibela. Dahil dyan nakapatong itong strut bearing niya at itong shock mounting. Kaya ang ginawa ko, binasa ko ng gasolina itong basahan. Mga boss, tinanggal ko yung kumapit na undercoat dito sa spring seat at saka dito sa strut bearing niya. Kanina, pag pinaikot ko itong shock mounting dito sa strut bearing niya, medyo magaspang pa. Pero ngayon, medyo okay na siya. Lalo na pag nililinis ko pa itong shock mounting niya, tatanggalin ko rin yung kumapit dyan na undercoat. Mas lalong magiging smooth na yung ikot niyan at hindi na magaspang.
Bino mo, ganyan lang ang naging problema ni boss dahil lang sa pagkaka-undercoat. Nagkaroon ng problema itong sasakyan niya. At pag okay niyang pagkakalinis, o ipatong ko na itong shock mounting, ikutin ko ngayon yan, o diba? Nawala na yung gaspang niya na ikot, pangalawa yung parang pumipigil. Ayun yung dahilan mga boss eh, kaya lumalagutok, pigil siya eh. Tag pinirsa mo, lalagutok talaga yun. Dito naman ako ngayon sa shock absorber, sa rubber seat niya. Pinahiran ko ng kaunting grasa itong rubber seat para pag ipinatong ko itong coil spring niya, is maganda yung pagkakalapat niya. At dahil nga sa bubuuhin ko na yan, lalagyan ko ng grasa itong strut bearing niya. Sa totoo lang mga boss, yung grasang nakalagay dyan, kakapiranggot na lang eh. Ganoon din dito sa shock mounting. Tapos nahaluan pa ng undercoat, kaya nangyari gumaspang yung ikot tsaka naging pigil na pag pinersa mo, lalagutok ngayon. Balik ako dito sa shock absorber. Pag nailagay mo na itong boot protective niya kasama itong upper spring seat, isunod mo na dyan itong shock mounting niya kasama yung strut bearing niya. Tsaka mo ngayon ilagay na itong nut dito sa piston rod ng shock absorber mo, gabit ka ng box wrench sa number 19, higpitan mo yan. Pag okay na, gabit ka ng impact wrench, i-final mo na yung paghigpit dito sa nut ng shock mounting mo. Mahalaga mga boss na yung nut dyan ay siguradong mahigpit. At dahil okay na, itayo ko na itong shock absorber at pipihitin ko ulit itong shock mounting. Kung makikita nyo, smooth na yung pag-ikot ko sa shock mounting. Wala na siyang sayad or sabit pag iniikot. At dahil okay na ito mga boss, tatanggalin ko na itong coil spring compressor niya na ginamit ko para umiksi itong coil spring dito sa shock absorber. Kung wala naman kayong coil spring compressor mga boss, pwede naman gamitan nyo lang yan alambre. Medyo matrabaho lang pero pwede naman. At dahil okay na, o ibabalik ko na itong shock absorber dito sa dati niyang position. Tapos kamayin mo munang ipakapit yung tatlong nut dito sa bolt ng shock mounting bago mo siya ipanal ng higpit ng box wrench mo. Siguraduhin mo lang maayos yung pagkakahigpit mo sa bawat nut ng shock mounting mo mga boss, di pa pwedeng may maluwag dyan. At pag sigurado ka na sa higpit ng bawat nut dito sa shock mounting mo, o balik ka na dito sa baba ng shock absorber mo. Dito sa duktong ng shock absorber at steering knuckle, meron yan dalawang bolt na number 19. Bolt and nut yan mga boss, kaya gagamit ka dyan ng tools na dalawa. Kontrahan kasi siya. Number 19 na socket wrench at box wrench ang gagamitin ko dyan. Tsaka ako ngayon iimpakin. Mahalaga kasi mga boss na mahigpit talaga yung mga bolt dyan sa shock absorber mo. At pag okay na, dito ka naman ngayon sa stub link niya. Pag nailagay mo yung sa shock absorber, meron niyang number 14 na nut. Higpitan mo rin yan ng maayos mga boss. At after mo ma-check lahat ng tornilyo kung mahigpit na siya, pwede mo nang ilagay itong gulong niya. Tsaka mo ngayon higpitan ng maayos itong mga nut niya para hindi ka magkaroon ng problema. Tapos, si customer na siyempre yung pahatulin natin. Sige, testing natin. Nawala ingay. Wala. Wala na yung tup. Ah, kaya ipisbe talaga yung kumakas kasi yun. Kumakas kasi yun. Salamat naman at hindi na napagastos ng malaki itong customer at nakita ko agad yung sira. Muli maraming salamat sa panonood. Sana kung maaari lang, huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat! Pipit mo, wala na ingay niya. Wala na eh, parang magic eh.